Okay, so welcome back mga Mousay. Isa na naman nating rod review, no? So itong rod na re-review natin, bigay ito sa akin ng tito ko noong November pa. Pero ngayon ko lang siya mare-review. Kasi ang rason dyan kung ba't ngayon ko lang siya mare-review, eh syempre, gusto kong gamitin muna, no? Pero nakagamit na ako ng gantong rod. Kasi mayroong ganto si Dad. So pinahiram niya na ako ng ganto dati. Kaya... pero gusto ko magamit yung mismong binigay sa akin at makita ko at ma-experience ko kung ano yung mismong masasabi ko regarding dun sa rod na yun. So ito yung rod na yun, no? Daiwa Sweepfire. Ay, mag-focus. Ayan. Daiwa Sweepfire 702. So yun yung specs niya, no? Hindi ko lang kung nag-focus eh. Kung di man mag-focus, papakita ko na natatay ito dun sa video, no? So ito yung rod na yun. So cork handle siya. Tapos 7 foot medium heavy, 2-piece na rod. Bakit ko ba paborito yung mga 2-piece na rod, kagaya nitong rod na to? At saka kagaya pa ng mga ibang rod na gamit ko, 2-piece. Kasi mas madali silang i-transport, mas madali silang dalhin kung saan ka mag-fishing. Unlike yung mga 1-piece na mga mahaba na rod, ang hirap dalhin nun. Kahit may sasakyan ka, kahit may kotse ka, normally hindi kasha dun sa loob ng kotse yung isang buong 7 feet or 8 feet, lalo na yung mga ganun pataas na rod. So hassle yun pagka may pupunta kang lugar tapos nakakotche ka, lalo na kung wala kang sasakyan, agaya ko, diba? Itong rod na to, bakit ko to biglang naisip gawa ng review? Kasi dati, hindi ko alam kung saan pwedeng makabili ng gantong rod, itong Daiwa Sweepfire na to. Sa pagkakalam ko, galing to kay Tito Ray nga pala. Shoutout pala kay Tito Ray Hernandez, sa kanya galing to. So hindi na siya nakapag-fishing kasi na-stroke na siya eh. Pero hopefully, one day, gumaling ulit siya at makasama ulit namin siya mag-fishing, no? So, bago to, brand new to nung binigay niya sa akin. Ngayon, hindi niya nagamit kasi nga, dahil nga dun sa nangyari sa kanya, na na-stroke siya. So, ano ba masasabi ko dito sa rod na to? So, isa-isayin natin. So, cork handles yung handle niya. Hindi Fuji, kundi Daiwa proprietary itong reel seat. Tapos, itong mga guides, hindi rin siya Fuji, Daiwa lang siya, Daiwa siya na original guides ng Daiwa. Pero, masasabi ko dito sa mga guides na to, maganda to. Kasi, so far, yung ganto namin ni Dad, yung nakay Dad na ganto, gantong-ganto rin yun. Eh, hanggang ngayon, hindi pa kinakalawang. So, ibig sabihin, maganda tong mga guides na to, no? Hindi siya basta-basta kakalawangin. So, wala akong masabi dito sa mga guides. Hindi man siya Fuji, pero... since proprietary siya na Daiwa na mga guides, eh quality pa rin kahit hindi Fuji. Tapos isang nagustuhan ko dito sa medium heavy na to, sabi dun sa Daiwa website, mga Mousay, fast action tip daw to. Pero medium fast action tip daw to na medium heavy. Pero kung titingnan nyo, fast action naman talaga yung tip niya eh. Pero hindi siya kagaya ng mga ibang fast action normally na dito pa lang. Dito pa lang sa side na to, tumitigas na. Ito, ganyan siya oh. More on, bago dumating ng moderate fast action, hanggang fast action yung tip na meron siya, no? At saka, kahit na medium heavy siya, flingy siya na rod, no? Medyo may lambot siya, pero maganda yung backbone. So, kung magkakas ka man ng mga medyo magagaang na lure, eh hindi ka mahirapan. Since yung specs niya, 1/4 ounce to 1 ounce. So, 1 ounce is 28 grams, mga Mousay. Yung 1/4 ounce is around 8, kung di ako nagkakamali, 8 grams ba? Double checking ko lang. Stop it! Get some help! Okay, so na-double check ko na, no? Yung 1/4 ounce pala is 7 grams, hindi pala 8 grams. So 7.08 grams yung nakalagay nung chinek ko siya sa Google. So, 7 to 28 grams. Pero, pwede na nating sabihin dito na 7 to 30. Kasi normally, 1 ounce eh, 28 to 30 grams normally yun pagka sa mga rod conversion, no? Kasi kung titingnan nyo yung mga Asian tsaka US market na mga rod, pag kinonvert nila sa Asian market, yung 1 ounce, nagiging 30 grams na for some reason. So, quite safe to say, pwede nating balahan to na hanggang 30 grams. So, maganda siya pang cast, mga Mousay. Tsaka, yung design niya, nagustuhan ko. Tingnan nyo. Meron siyang tatak dyan ng Daiwa.
Tapos, meron siyang malabong sweep fire dito na makikita mo lang pagtirik yung araw. Nakasulat dyan, sweep fire. Bukod dyan sa kulay gold na nakasulat. Bukod dyan sa kulay gold na yan na nakasulat, meron dyan malabong nakalagay sweep fire. Tapos, Daiwa logo ulit. So, kahit nasabihin mo na murang rod lang to, eh, yung quality niya para sa akin, maganda. So, punta tayo sa cons itong rod na to, no? So, maganda yung pros, recap lang, yung pros ng rod, maganda yung blank, maganda yung guides, and so far, maganda din tong handle kasi cork handle siya. At saka, maganda rin tong reel seat kahit na hindi siya Fuji. So, ngayon, punta tayo sa cons. Ano bang cons nitong rod na to para sa opinion ko? Sa opinion ko, ang cons lang na nakikita ko dito sa rod na to, medyo mabigat siya compared sa ibang mga rods na medium heavy na same specs nitong rod na to. Bakit ko nasabi na medyo mabigat siya? Kasi may mga rods na mas magaang pa dito, okay? Pero, ang advantage na meron to, kahit mabigat siya, balance siya pagka pinartneran mo din siya ng medyo malaki-laki na reel. Kagaya nung kandalas yung ginagamit, Daiwa BG na 2500. Pag yung BG 2500, dito mo kinabit, sobrang balance na balance yung feel. Kaya hindi mo mapapansin yung bigat na meron to. Tapos, yung cork handles, masarap sa kamay. Yun nga lang yung disadvantage pagka cork, madalas, mas mabigat yung rod dahil dun sa cork handle. Pero kung hindi to cork handle, tingin ko, hanggang lang to. Kasi tingin ko yung weight niya dito nang gagaling sa cork handle. At saka sabi nga ni Master Alpi, yung taga-repair namin ng rod, madalas, pag ang rod mas mabigat, mas matibay. Sabi lang naman niya yun. Pero meron katotohanan din doon sa sinasabi niya na yun. Siyempre, pag mas makapal yung blank, mas mabigat ng konti, pero definitely mas matibay. Alam mo na hindi susuko sa'yo, no? Alam mo na hindi ka susukuan ng rod na yun. Akira na naman! どうしてそこでやめるんだ、そこでもう少し頑張ってみろよ。ダメダメダメ、目諦めたら周りのこと思うよ、応援してる人たちのこと思ってみろって。なんかもうちょっとのところなんだから、俺だってこのマイナス10のところしじみが取れるって頑張ってんだよ。絶対やってみろ、必ず目標達成できる。だからこそネガティブだ。Kasi definitely makapal yung blank na itong rod na to. Kaya alam mo na matibay siya. Pwede mo siyang ipangharabas mga mausay, no? Hindi mo siya kailangang babyhin. Yun ang pinakaayoko sa lahat mga mausay. Yung meron akong gamit na pang-fishing na kailangan kong babyhin habang nagwi-fishing ako. Ayoko ng ganong klaseng hassle. So, yun lang. Yun lang yung nakita kong cons dito, yung weight. Wala na. So, tingnan nyo na tatalo pa rin ng pros yung cons na meron siya. Kasi, isa pa palang pro, nakalimutan ko yung pricing, no? Yung presyo nitong rod na to, tinignan ko siya sa online, sa Google, mabibili mo siya around $30 to $40 yung presyo. Ngayon, yung presyo dito sa Pilipinas, ang nakita ko lang na nagtitinda ng ganito mismong klaseng rod na to is sa Lazada. Kaya lang di ko lang alam kung legit yung seller na yun. Kasi, binibenta to dun sa Lazada ng 2,000 pesos. Hanggang 1.5 yata, kung hindi ako nagkakamali. 1.5 to 2,000 pesos. Ang tanong doon, kung legit ba yung Lazada shop na yun? Kasi, syempre, alam naman natin lahat na minsan sa Lazada, palpak yung mga shop. Hindi totoo, peke yung mga dumarating na item or ibang item yung darating sa'yo. Pero based doon sa presyo na meron doon sa Lazada shop na yun, tingin ko naman, legit yung ibibigay nila sa yung item. Kasi, pasok naman siya doon sa price range na meron tong mismong Daiwa rod na to. So sa tingin ko, kung bibili kayo doon, legit naman yung ibibigay na item ng seller na yun, kung ipapadala man niya. Kasi hindi ko pa mga mag-guarantee kasi hindi ko pa natetest yung shop. And yun lang yung nakita kong shop na may tindang ganito. And shinare ko to kasi nagustuhan ko talaga tong rod na to, maganda siya. And isa pang pros na kalimutan ko sabihin, meron siya niya, no? Alam niyo ba kung ano yan? Sabitan niya ng hook or ng lure. So kung itatabi niyo man siya, kailangan niyo maglakad-lakad or hindi mo na siya gagamitin. Kagaya na minsan pag nasa bangka ka, kailangan palit ng isa mong rod. Pwede mo isabit mo lang dyan, tapos sabi mo lang sa gilid. Tapos okay ka na.
di mo kailangan mag-isip na kung saan mo isasabit yung lure mo. Di ba? Kasi pangit yung sinasabit mo yung hooks dun sa may reel. Kasi nangyayari minsan, nadadamage yung reel ng lure. So, at least nakaiwas ka sa ganong klaseng issue. No? Okay, so mga mausay, share ko lang din yung video clip nung paggamit ko nitong rod na to kung bakit ko nasabi na nagugustuhan ko yung blank na meron siya, no? Woo! Fish on, mga malupit! Woo! Kumatalon! Woo! Woohoo! Woo! Fish on! Ayan o! Yeah ba? Mga malupit o! First fish of the day, yo! 11:10, sige, 11:30, alas na tayo. Dahil di yan makakawala. Tagal, 3 seconds. Isa pa palang pros na masasabi ko, eh, maganda siya pang snakehead. Bakit? Kasi pag pinang snakehead mo siya, since medium heavy siya, matigas itong backbone niya, no? So pag hinukset mo, sure na babaon yung hooks nung soft body frog sa bibig ng snakehead. Kasi kung alam niya yung snakehead, minsan maraming matitigas na parte yung bibig niyan, eh. So hindi agad-agad bumabaon yung mga hooks. Kaya pag mahina kayo mag-hookset, kung nagatang kayo ng snakehead, minsan napapansin yun, tatanggal. Kaya kailangan malakas mag-hookset. So matigas yung backbone, and since hindi siya sobrang fast action, parang alanganin siya ng moderate fast to fast action, meron siyang konting flex sa dulo. Naaalalayan niya yun yung hooks ng frog na hindi matanggal. Same scenario din pagka nag-fishing kayo gamit yung mga treble hooks, no? So, kaya ako masasabi na maganda to pang lure fishing din. Pero nagamit ko din siya pang bait and weight, okay naman din siya. Sensitive siya pang bait and weight. So yun lang talaga yung cons na nakita ko, yung tanging cons na nakita ko is medyo may kabigatan siya compared sa ibang rod. Pero para sa akin, okay na sa akin yung cons na medyo may kabigatan basta balance siya sa reel na gamit ko. Okay, so dyan lang muna tayo mga mahusay. Kita-kits ulit tayo. Kung gusto nyo maging mahusay, huwag kalimutan i-click ang subscribe. Tsaka syempre, click nyo din yung bell para makita nyo kung meron pa tayo iba pang videos at tsaka leave a like para naman swertin tayo sa iba pa nating fishing.